Nawagan pa nating mga balita sa araw na ito ng Lunes. Nanawagan naman si Senador Risa Ontiveros kakapon na i-recall ang Chinese ambassador na si Huang Zilian as soon as possible kasunod ng kanyang mapanglait na statement at mapanakot sa ginanap na 8th Manila Forum. Si Huang na tila nag-uutos daw sa Pilipinas na tutulan ng Taiwan independence at may kasamang pananakot kung talaga daw genuine ang caring ng gobyernong Pilipinas sa mga manggagawang Pilipinong nasa Taiwan. Sinabi to ni Huang matapos niyang ipahayag ng China ay dapat daw hindi talikuran ng paggamit ng puwersa sa pagbawi sa Taiwan o pagsalakay sa Taiwan. Inakusahan pa niya ang Pilipinas na tila pinapalaki daw ang gulo sa pamamagitan ng Enhanced Defense Cooperation Agreement sites with Estados Unidos. Ayon kay Ontiveros, ang ganitong mga pahayag ay disgraceful mula sa ambasador na si Huang Zilian. Masyado raw mapangahas at mapang-insulto na binabantaan pa ang Pilipinas ng ambasador ng China. Ang mga OFW na nasa Taiwan ay patuloy na nagtatrabaho kung saan may trabaho. End of story. Sabi nitong si Ontiveros, ang Pilipino ay maghahanap ng ikabubuhay ayon sa kanilang pangarap at kagustuhan. Hindi ang China ang magdedesisyon sa kinabukasan para sa pamilyang Pilipino nagtatrabaho sa Taiwan. Ang destiny ng mga pamilyang Pilipino ito ay wala sa kamay o sa desisyon ng China, sabi pa nitong si Ontiveros. Dapat daw, sabi pa ni Ontiveros, ang palasyo ng Malacanang ay sabihan ng China ang palitan ang kanilang ambassador sa Maynila as soon as possible. Hindi na raw katanggap-tanggap ang ganitong uri ng diplomat na walang respeto at walang dignified manner sa pakikipag-ugnayan sa Pilipinas. Ayon pa rin kay Ontiveros, ang Pilipinas kailanman ay hindi nakialam at hindi makikialam sa isyu ng Taiwanese independence. Eksklusibo raw ito sa mga mamamayan ng Taiwan para kanilang ipaglaban o ipangatwiran. Nagdagpa ni Ontiveros, sa Pilipinas, ang tanging ginagawa natin ay pagrespeto sa karapatan ng Taiwanese people to self-determination. At ang ganitong karapatan ang dapat na kinikilala ng lahat ng mga bansa that share this planet kahit ng autocratic regime ng China. Dinagdag pa ni Ontiveros ng China ay hindi dapat kinakaladkad ang Pilipinas o saping ito kasama ng Estados Unidos. Sa katotohanan ng China nga ang stoking tension o nagpapagulo, nagpapalala ng sitwasyon sa South China Sea. Ang China ang araw-araw na nambubuli, nangaharas at nang i-intimidate ng maliliit na bansa sa rehiyon. Ang China ang pinagsisimula ng kaguluhan sa bahaging ito ng Asia at hindi ang Pilipinas.